What's up, friends? Welcome to another episode of The Sandbox with Paul and Lenny. Although, for this special episode, hindi ko siya makakasama. Instead, may mga iba akong makakasama for today's video, for today's episode. Kung napapakinggan nyo, kung naririnig nyo yung aming background music, this certain song is by Pinaguriang Nations Girl Group sa Pilipinas, which is Beanie. It just so happens na I will be joining by my fellow late bloomers. Late bloomers. Yes, I agree. First off, we have one of my co-rusher. Actually, pareho sila. But first off, hindi na siya bago sa show. Please welcome JR, also Hello. Known as Beanie. At paano ba sabihin yung pangalan mo sa screen? Beanie? Chiniter. Welcome again to the show, JR. Nag-uumpisa pa lang kami, may mga Beanie jokes na agad si JR. Welcome Hello, to the show, welcome. Hello, alam mo, hello, pang ilang JR. Beses mo na nandito sa show, JR. Pero hindi ka pwedeng sabihin kasi yung anay, Beanie JR eh. So, Beanie Chinitar na lang. Bawal sabihin. Diba? Hindi ko lang nasabi pero eh. Let's go with Beanie Chinitar, wag na yung isa. Pero guys, kung makikita niyo lang yung video ngayon, nakadamit siya ng Colette. Colette's yeah. Colette. Yes. Colette. So I would yung assume na yan ang na yan ang iyong bias. Si Colette. We'll go to that later. Later. Next, we have a first time guest. Another co-rusher and co-late bloomer. Please welcome Rai. Hello, Rai. Hi, guys. Magandang Hello. Umaga, magandang hapon, magandang gabi kung nasan man kayo. Yes, kung nasan man kayo. Anywhere in the world na papakinggan ng ating podcast. So welcome to the show, JR and Rai. And siguro naman may idea ng ating mga tagapakinig kung ano yung pag-uusapan natin based ano sa ating introduction. Saka G20 to ba to? We'll be talking about girl trends, cha. Oh, tapos yung mabas naman si Chief Lumena sa isang show ng di ba? Pero kasi, yun nga, alam mo, I have never seen such an act ngayon na they've become so big na talaga. Within 2 years, based sa mga interviews nila, di ba? So, ano nga ba, or sino nga ba talaga yung Beanie? Kasi, napanood ko yung mga previous mga episode, ano tawag yan? Mga interviews nila. Nag-start pala sila sa Star Hunt, di ba? Star Hunt, and then dun sila, dun sila yun, ano? So, SHA yung ano yung acronym. Yes. So, from there, they became a group, girl, tama ba? Girl group, yeah. P-pop. Yes. I'm not entirely sure kung P-pop talaga yung pinaka genre nila, pero I think that's how they are patterned sa OPM. So ayun, so this girl group is actually, taking the nation by storm. Even sa mga ibang bansa na rin, I'm sure na nagkalat na sa inyong mga news feed, sa inyong mga FYP. Ang Beanie, kasi hindi lang talaga isang song. Ang dami nilang mga magagandang songs and lahat trending worldwide. So, ayan. I'm gonna start with, paano nyo na-discover ang Beanie? Sige, ikaw, JR. Nung nabilis na yung Coconut Nut man sa Showtime, parang wala lang, dumaan lang siya sa feed ko, parang okay, it's not as important nung time na yun. Mm. Pero kasi this year, nung ni-release itong Pantropito, tapos nakita ko yung sinayaw nila, tapos nakita ko yung how they move. Sabi ko, parang interesting to. Tapos yung song mismo na Pantropito, which is ako naman, tinutugtog na yun. Mm. Sabi ko, parang yes. Ganda niyang, masarap tambayan lang yung music kasi parang local siya. And it's time na makinig ko naman ako ng local kasi last na tinambayan ko, Otapeli, mga ganun. Uh-huh. So this is the first time na
papasok ako sa K-pop world. Sabi ko, parang, okay, sige, pakikinggan ko. And then, it grows on you eh, habang tumatagal. So, doon ko siya na-discover. Rediscovering yung nangyari. So, Okay, yeah, totoo yan. Yung pantropoy ko talaga, it really grows on you. Ikaw, Rai, how did you discover? Paano mo sila na-discovery? Tinagalog ko. I'm not the type kasi that follows hype. So, normally by instinct, if something is getting hype, like madalas lumabas sa feeds or sa social media and everything, I ignore it. Tapos, yung parang, yung pagsabog nga ng pantropiko na parang everyone's talking about it left and right, tapos parang yung mga dance steps, eh, I've just returned to dancing like within the past year or so. So parang nag-peak yung interest ko, and then the moment I saw pantropiko, like especially yung dance step na kumikembot sila sa likod. Yes. I'm like, ay, wala na. I'm hooked na. Yes. Tapos doon na, nagsimula. doon talaga nagsimula. Alam mo, walang di. May angking kalambian tayo ng konti. So, doon siya na-trigger. And then, hindi pa nakatulong na actually, pare-pareho tayo, almost pare-pareho tayo ng bias na Colette actually looks like my sister. She reminds me of my younger sister. So, parang, lalo ako na-trigger na, I got to see more of this group. So, doon nagsimula. And then, hindi na po naka-recover. We can relate. Lahat tayo. Lahat tayo. Totoo yan. Ako naman, una ko siyang na-discover sa movie nila Don Bell, yung Inconvenient Love. Yes. Yung Wag Muna Tayong Umuwi. Yun yung unang-una kong napakinggan na song sa kanila. Sa movie ng Inconvenient Love. So, that time, nagandahan ako. Tsaka, syempre, di ba, alam niyo naman, mahilig ako sa movie. So, maganda, nagustuhan ko yung movie, tapos yung mga songs, karamihan, or lahat OPM. Tapos, doon ko unang napakinggan yung song nila. Tsaka, doon ko sila unang napakinggan. Yung Wag Muna Tayong Umuwi. Although, after that, hindi pa ganun kaano sa akin, hindi pa siya ganun ka nag-effect. Pero yun nga, nung since parang halos pare-pareho tayo na talagang yung pantropic ko talaga, doon talaga na-start kasi yung talagang paulit-ulit mo siya tapos hindi siya nakakasawang pakinggan, di ba? Tapos, ang ganda-ganda nung beat, ganyan. Tapos, yun, from there, yun, talagang hook na hook na ako. As in, araw-araw pinapakinggan ko sila while I take a shower. Going to work. So, it actually came to a point that I felt like yung parang hinahabol ka ng kanta. Parang wherever you go, it's there. So parang normal instinct ko nga, parang iwas. Parang bayan, yun na naman, ganyan. Tapos biglang, hindi eh. Okay, since ayaw niyang tumigil. Wala silang ganun, for me ha, wala silang ganung factor, di ba? What do you guys think? Kasi talagang walang sawa factor, walang umay factor. Kahit araw-araw mo siya pinapakinggan, di ba? True. Siguro ano lang, maganda yung pagka-create ng mga songs nila. Yes, isa pa yun. Yung pagka-produce ng mga songs. Kasi pag nanonood ako ng mga reaction channel ng mga foreigners, sa Google sila sabi nila bakit ano, may hook na malakas, especially yung pantropiko. Yung parang pag narinig nila, sabi nila, this is so catchy. Kasi parang, yes. It's so different at the type of, siguro factor na din kasi, at the type of songs sa lumalabas recently sa mainstream, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, nagkaroon siya ngayon ng biglang distinction. Ang music talaga na umiikot ngayon is Taylor Swift. We have to accept yun talaga. Yes. Kasi yun talaga dito. Kasi last year pa lang. Tapos ngayon parang there's also I think an issue pagdating sa yung mga Billboard Top 40 na hindi na mismo ng mga producers. So it's more of social media type of music na. And sinuwata naman tayo na ang dumadaan na feed sa atin usually itong Bini. So malaki din yung ikot ng song sa atin. So I think just totoo. Yes, ang laking factor ng mga songs, totoo. Sabi nga ni Angelica Panganiban, uy, catchy. Catchy. Diba? Napaka-catchy talaga ng mga songs.
Catch the full episode at The Sandbox, only on Spotify, Apple Podcasts, and other podcast platforms.